Imbes na i-celebrate ang China's National Day noong October 1 dito sa Hong Kong, ginamit ng mga rallyista ang pagkakataon na ito upang magluksa. At least 6 na district ang sumali sa tinatawag nilang National Day of Mourning. A lot of us should be inspired and should open our eyes para makita natin kung paano nila pinaprotektahan ang bansa nila in a way that they know, in a way na kaya nila, even though the odds are really against them. Nang dahil sa kainitan ng bakbakan ng mga rallyista at kapulisan sa North District, nabaril ng isang pulis ang isang rallyista. 2 bala ang nakita sa CT scan sa lungs ng 18-anyos na binatang nabaril. Sa ngayon, ligtas na ang kalagayan nito. Ipinagtanggol umano ng pulis ang sarili ayon sa police spokesperson. Ito ang kauna-unahang insidente na gumamit ng live ammunition o tunay na baril ang kapulisan sa pagbigay ng warning sa mga protesters. Paulit-ulit naman ang panawagan ng Amnesty International na magkaroon ng independent na investigasyon sa paggamit ng kapulisan ng karahasan sa mga protesta. Mahigit kumulang ng 100 katao na ospital dahil sa event na ito. Handa naman tumulong ang Embahada ng Hong Kong sa mga Pilipino na mangangailangan ng tulong kung kinakailangan. You know, all the foreign service posts in around the world of the Philippines, meron po kaming contingency plan na sinusunod. So dito po sa Hong Kong, meron din po. So kung mangyari po na kailangan magkaroon ng aksyon ang Philippine Consulate General, gagawin po namin. Nag-uulat mula dito sa Hong Kong, Jefferson Mendoza, TFC News.